nanong wala ka nag-attend, nanong wala ka nag-attend, ha, mabroya ka, importante na ba itong mga kuhan, decision, mahimo nung tatang multi-purpose ko, tungkol sa isang katao, wala niya attend, ay, sukos na yun, magsukos na yun si BOD, si chairman. So obey the rules and regulations as provided by RA 9520, implementing rules and regulations. Muna ni nakaitay isang akong sa Davao, karoon nag-apply na po sila before na sila yung koko, wala din sila nag-general assembly, wala sila nag-submit ng financial statements, no? Despite sa sinigingon ng CDS ay lahat nga sinig follow up, sinig notice na mag-GE na mo, annual man na siya, kailangan mo report na mo sa inyong mga member sa listato sa inyong ang koko. Hindi, wala yun. So bisukos na sila, wala yun. So that is a violation of RA 9520, wala ka naman na assembly. So kuha na siya, ang violation na siya is willful violation, no? Despite notices from the Quran, ano si term eh? Despite notices from the authority, no? May willful violation, so yun ay pasirat yun, wala na, board na yun, automatic na yun, the BOD becomes board of liquidators. Ito na siya, mahimong board, hindi na board of directors, ito na lang itong manipulate sa inyong assets, no? Para mapasa sa mga membro kung naamoy building, nakapangalan sa koob, kung anong kita siya, baligya. Baligya para mapakita sa mga membro ang cost or ang halim. And if you dapat na lang, wala maging piso maglilib sa inyong account, katagin na lang. No member po niya, mas ako biyahakin na lang. Pantay pa na lang. Pero punta, hindi na tapakot sa inyong anak. Eh. Isog kayo. Maapot pa ako sa Lisa General. Kasuhan pa mo. Isog kayo. No, gano'n naman. No, so, hindi lang tanggawa ko. So, make sure yun. No, na-annual, hindi na nandiyan sa inyong link. Report yun, tanang. Ako, the last piso na yung spend. Si BOD. Kanang katol yung word, palit siya kaya nito. Inalan din namin yung record. Kaya na, ang buwan, ang dala din yung parang sa OOP. No, just a joke. An exaggeration, pero inalan yung thing. Yes. Anything, isang pusing, kinangan i-record din namin sa inyong general assembly. Annual. Tapos kung ito yung invite ng CDA, mumit na sa inyong GA. No? Ang kita nyo naman sus, invite ko ninyo, kung mag-first general assembly naman, kita nyo naman sus, ako binagyari sa aliwa. O, di ba? Ano siya? Makalipay. O, makalipay ko na sa mga nakakanap. Yan, yes, makita namin. Makita namin mo sa office. Ay, tala na, ang mga tagalabar na. Wala kang, hindi man na siya income sa mga, pero makita namin nga, ay, nagkahiusan lang yun sila. Nagkasinabot. O, kanya, good luck and God bless. Ano ba yun? O, tamakambo ang inyong ko. No? Existing ba ang advocacy cooperative sa Davao? I'm not sure kung nga, pero I will check. Pero, naay, pwede bang produce mo, kung tayo sa cooperative, no? Hindi sa ninyo kailangan may mga advocacy kasi ko mo-apply na lang mo as accredited training provider. Telephone na siya. So, kung naghihatag na ito ng mga training, so tayo, sa inyo, dagan si PA dali. O, maghatag mo, magpa-train mo sa Manila. Okay, wala mga accredited training provider dali. No? Wala tayo accredited trainers. No? Mag-train sa Manila, wala tayo accredited so nasa Manila. Para lang matagalan ng mukan ba? Anong authority to train. No? So, kailangan mo siya niya. Sindi lang mo-approve anak. No? So, kung tayo, dagan sa inyo dali from the field of business. Tala to, an accountants din eh. So, pwede mo mag-train kuhan sa mga ko, bookkeeping, auditing, no? Pwede ka po. Tapos, ang inyong makikinter, mga small to large mana. So, maka-demand mo payment, puntahay. Ang usually, puntahay, kung manapulay trainings, usually ginasingin na to anak sa hindi ang CDF, sige, libre man. So, para hindi din training providers, pwede sila mo yun na, sige, si Sunlight Berhead, pati sa training. Pwede ka po. Pwede ka po. Yes, ma'am. Just in case, ang school back na mo, delicate operative, magplano ko training. Punta yung mag-serve mo sa snacks. Ano lang. Pero registration fee, CDA yung mag-quad, hindi ko pa pwede. Ay, hindi siya mag... kung kamo mag-invite, anong... Kung saan na siya, maganda po training sa bangko ko, anak? Free to all. What I mean is, maganda ang training ang school back. Kanya, one of the topics will be cooperativism. Or related subject sa cooperativism. Maybe financial. Kamu niya po members? Ang school back. It's not yung ako, the livelihood cooperative. It's the school back. Isa lang ang speaker from the CDA. Okay bang
Okay. Basta, without, because, any without any honorarium. Okay. Because government would be, okay. And we're not supposed to receive a service non-oriented government, di ba? Yes. You're already paying your taxes. And then, yes. Mamayon, hindi na makatulungan na. Libre yun. Kung tayo gusto mong magpatayin sa namatay Davao City Cooperative Development Office, di ba? Gusto mo sa ilaha magpatayin, kung tayo, graduate na mo sa ano ka? Micro. Small na mo. Hindi pa nila kakandak sa small trainings. Yan. Pilipod mo, wala po mo yung budget para mo bayad. Kunta na po, 1,000 per head. So, pwede mo muhan to sa City Cooperative Development Office for training. Tinapos sila yung module dito ng 16 hours each. Yan, libre man sila. Kay government man. So, pwede dito. So, ang inyong training, dawat ko na sa amo ang supervision. Dawat ko na siya. Okay? So, makaka-credit na po yung training. Wala. Pwede po mo na yung Model Cooperative Network, MCN. Sila man ang sikat doon sa Davao, mga trainer sa mga co-op. So, mga co-op at mga resource speakers, sila ginako. Ito, mahal sila. Actually, mga large co-op sa ilang mga ginako. Ano, mga medium to large. Accredited sila. Na mo. Yes, sir. Dapat pasalo si school ba? Ano yung grupo na mo? Sigo si Kisinso. Ang mga ito siya, ang mga grupo. So, kung ano lang ito, yung nakamila din magkuha sa mga buha ng cooperative. Yes! Voluntary mangod siya. So, pwede mangod ang association lang. So, pwede ka mong within yung association na hinungo mo. Voluntary siya. Magsagot mo, kinsa inyo po. So, kamo since naamon din sa PRS, na lang kamo na ang first batch. Okay. Mga creators. Basta naka-attend o PRS, kung wala, dili. So kung gusto sila, tawag na punta sa sili, kanda na punta ang PRS. So kamo nga na-agree, automatic na mo. Kung mag-form mo po, you are already the cooperators. May magawa sa certificate mo, completion sa PRS, na ano man yung mga pangalan nito. Basta, fill up din mo sa attendance, ang ganang forms ha. Eh, dili na kompleto, dili na fill up yung pangalan. Niya, mo subscribe sila sa inyo ang capital. Subscribe capital share. Oh, pwede na. Basta register na mo. Kaya ang registration bayad ninyo. Na-agid mo yung entity, hindi na may mayor's permit. Oh, na may business permit. Eh, business man siya at the same time, di ba? Niya, naamoy registration sa BAR. Okay, mag-issue man mo ang bisipo. Ang yung membership na, issue man mo na dito. Or for instances sa itong mga agrarian reform beneficiaries, pwede sila yung tax exempt. Dili pa na. Ang dili mapit sa itong mga kuan. Usually, itong mga marginal sector. Mga fishermen ko. Mga ERBs. The starting capital of primary cooperative. Not less than 10,000. 10,000 not less than 10. At least 10. Because the other time when we went to the CDA office, look at the community. 15,000 ang starting capital. Later, madre, ako ituan. Makuan mo ko kasi balita ko kasi titin. Pero basta, makonsider mo sa micro, at least, no, basta within the minimum amount and 3 million, micro, okay. Promoting and process of cooperative success to business. Ang mo ba, kung ano pa mga member of insurance? Sir. Pwede. Depende sa inyo po, pwede sa inyo anak, pwede. Pwede, bisa insurance niya, bisa dilipin as long as okay lang sa board. Oh, legal age and naturally born Filipino citizens. Okay. So, legal age siya, dito pwede ang minor. Pwede, business na bayan.
So, anak, every member, So, annual ang atong General Assembly, annual po na ang election of officers. So, every member has the right to get to be nominated and elected. Okay? Yes, sir. So, everybody is entitled to receive the interest on share capital and patronage of bond, net of all monetary obligations of the member due to the cooperative. Napagin na yung one, kasama mo ang koop, tanang niya. Mag-attend lang ka sa General Assembly, nakay 100 na yun. So, pwede na siya i-charge ito, travel allowance. Okay. Layip na siya ang classroom, panulong sa conference room. Nakay 100. Saka may snacks. Pwede kaya po na siya. Hindi mo pala, hindi mo pangayon, pero ipakita. Para hindi mo hatay sa pakita. Kung hindi gani, mapakita, diretso sa Ethics Committee, sumbong dito. Ang treasurer, wag yun nag-run, wag yun nagpabasa. Sa iya ang account. So si Ethics Committee will form, will issue cause order dito sa treasurer. Ipakita na, or will be impeached. The Ethics Committee can, pwede nila tanggalon ng isang official if na siya yung violation sa bylaws. Hindi mo siya tanggalon as membro pero as official lang. Gusto mo magtanggal ng membro, kinahanglan General Assembly yun na. Di ba? Awkward man kayo eh. Kasi hindi mo kinalong isa ka namin natin ito sa kanyo eh. Murang ipersonal ng lasa ninyo ang isa ka membro, no? Pero ayaw naman natin. Unless yun, no? Naami, Juan? Na ako yung kandakan po ng PRS, alili ako, pero ako ang muna naka-historian nila. Ako silang historian. Mga senior citizens, punto sila. Sa andak, pero ila ka, consumers, cooperative sila kayo. Nag-networking ba sila ba, mga senior? Unya, katunay ilang purpose. Gali na hindi ko, kapag-isang pwede sila translation. Ang ilang isubmit na bylaws, sa online, isubmit nila nga kuhan, hindi pa rin ha. Dako pang subscribe sa total capital, daga sila pwede niya. Ang ilang chairman, nagatuyok na niya, kailangan pang dapang solicit. O kayo, we are senior citizens, ano yun. Hindi mo na pwede. Marang gamit lang niyo ang sakalan mo sa senior na mag-solicit ka. Hindi mo na siya pwede. Mura siya ng scam ba? Yan po tamo ito. We are using the fund to aid our assistance or pages. Ano ang upang makita nila later? Wala ka din yung assistant ko nila. Upang hindi ko up. Hindi ko na talaga seminar. Pwede naman mo mag-election actually, after ali. Kaya pag-ibuhin, pagsulog ninyo sa ataw ng electronic operative registration system, magkota naman mag-isi officers ninyo dito. So, pwede naman mo mag-form o general membership and elect your officers. Okay? So, muna siya, no? Ang General Assembly. The highest policy-making body. Yes, ma'am? Yes. Kita rin muna. Yes. Ay, teka ha. Sige, balikan natin. I might be wrong because ang isasabit nyo pa lang naman ay my loss at your personal cooperation. You might not ask yet kung hindi kayo. Pero pwede kayong, you can form your interim, you can use your associations
I think the association officers are complete, direct pa, I suppose. Or kung sino man yung officers na lang dito, at least, personally, na-quarantine naman, no? With the participation of everyone na na-adrick, mag-co-op naman mo. So, you can at least form, interim lang siya, until such time that your cooperative is duly registered. Tapos, mag-register na kayo, you form, you, dito na mo mag-general assembly. Then you elect. So, for the purpose lang na mahumani siya, pwede mo maging interim. Pili ka na siya, ikaw na nila dokumento, interim na lang na sa inyo, ha? Discussion na lang nila. Or pwede pong that's your existing position still, na na-adrick ka ron. Just to facilitate lang the requirements of CDE. Ano siya, kailangan din mag-direction ba? Kaya lang na lang. Okay lang siya. Tama, is uncorrected, no? Dili sa siya yung mag-elect. Ganyan na. Na-form na dito. So, si ma'am, si sir, and you guys, anybody, dali, no? You can choose among yourselves, no? Or you can use your existing set of officers. Anyway, kamu hindi ako na nag-elect sa ila. Di ba, sir? Kamu tamo mag-elect sa ila. Dito taas doon, mas dagan actually responsibilities ang general assembly kaysa sa BOD. No? Kay, agad sa inyo ang power pa to hire and fire. To hire and fire the BOD. Yes. Kung ang BOD na ay problema, you can convene an emergency general assembly. If you think madaling nagawa nyo inyong BOD, you can pass a resolution in reserves. And then, in, with the presence of CEA, naamuligan, dapat yung manood yun ang director, supervise sa inyo. Tingnan ang supervise yun. Kung may problema sa BOD, pero naman tayo dapat mediating ko sa. So, muna na siya ina-work out na mo ang adjudication process, kaya na pa ina-work out. So now, nakatay yung legal section to, ano, to cater sa mga yun anak na buwan. Before you go to court, hindi ko sa akong matukot eh, kaso-kaso. CDA yung sa akong. Yes, of course. Kasi bayad yun ang services sa CDA, except lang kung hinahanglan lang ninyo kung mga certified to copy, ano lang, sa inyong mga dokumento kung yung initial registration. Is there any provision from the CDA? Or will be given sanction by the cooperative. The CDA can issue suspensions at mga program. Or the CDA can issue suspensions at people concerned. Or sa office mo. Even ang CDA nga, until nga masyente na punta natin, you will suspend you, you cannot respond to another service. Oh, ano siya, yung CDA. If your ethics committee is not functioning, Approve sa ninyo, mag-pass mo resolution, amend your bios, and then submit mo sa inyo your amended. So, we will evaluate kung hakong ba siya sa palangod. Kung hindi ka rin sa hakong, we will ask, we will deny. We will deny the amendments. Elect or appoint members of the board of directors and to remove them. For cause. So, development plans, putay, no? It comes sa inyo, mabiyak yung dapat na dapat, nakakalig ka ng plan for the next 5 to 10 years. So,
So si BOA, maghimo sila, ang board, provide overall policy direction, formulate the development plan, review annual plan and budget, and recommend for approval of the General Assembly or Representative Assembly. So, ang budget ninyo, binanglan, ayaw na lang siya sa board. Para, dito bang mag-hansin sa General Assembly, kaya gawin, mag-hansin mo. Dahil kaya ayaw bang tingnan siya. So, may pag, sa board na daan, iman mo, natulog mo, you will decide, you will formulate, but the decision will come after the General Membership decides. No? May election. Mag-hire mong external auditor. Okay. Kinahanglan mong yun. Aside sa naamoy auditor, mag-hire yun po mo. Sige, isa gawas. Pero, dili lang man siya na financial audit, hamon punta yung social audit. Parang so, retainer lang siya. Opo, yes. You engage the services of an external auditor by virtue of kasi amuwa. No? Or contract. No? Contract ng service. Yes. Asay, for the time being, audit sa inyong books or sa inyong operations. No? Pwede. It's the BOD. Who can evaluate and recommend ang General Assembly kapag mag-design. Kunta, i-assign niyo si Procopio nung Dragon, CPA. I-recommend siya sa board na mag-design ang audit. O sige, check niyo ang qualifications. CPA, bagay niya siya. Is he really registered? Asa mo niya sa connected na firm? So, muna trabaho sa board of directors. No? Then, present to the DOSA, i-hire na ito niya. Muna niya qualifications. Muna niya mga audit. So, may mga niyang... Duda man niya away. Wala niya mga audit. May mga nagagano siya. So, you have to go back to your away board again, BOD. And look, wala na rin ito na ito sa mga sagot ng general membership. So, kung pala siya, ang general membership, kung so, ako, kung sa whole, kung pwede po nga, consider po, at the same time, no, kay isa, it's a two-way street na kung, no, na nakikita nila ninyo nag-effort po ng BOD, ano? So, process yun, no? Yan na. So, appoint and terminate, based on just cause, the general manager or chief executive officer. Let's say, napag-ibang instances, no, nabisi ang mga po, napoy ng mga tatawa, mga membro, ang BOD, like for example, na naman ang kuna, like magsige, or sa mulko, naku na sila, no? So, mag-appoint na lang sila, mag-hire na lang sila, talagawa sa kaming manage sa operation sa buro. Mag-hire of GM, or mag-hire of CEO, no? Within the membership, or gawas sa membership, no? So, sundado ni, yung tagagawas. Kung hindi ko siya tagagawa, within sa inyo, ha, siguro na lang siya ay, otherwise, because this is voluntary, No, it's the board who can hire and fire ang GM or CEO ninyo. Kung na, no? So review, monitor, and evaluate the effectiveness of the program's practices and activities. Oh. Ang na-approve na sa GA, so responsibility karon sa board. Tanawon, isa man ito ang project. Nagkita ko mataani. Ano? Tanawon, ako may nagpapantay rin sa ako. Ako may nagpapantay sa mga bispan. Diba si Kamadjong na dito sa unahan? Sa kanto, napanigali na dito. No? So, kaya trabaho na sa board to make sure no, ang inyong operations are smoothly running. Formulate and review the vision, mission, and goals of the cooperative. Again ha, formulate and review. Okay, when you do your vision, mission, and goals, approval, anak, general membership, yamon. Okay? Establish risk management system, as approved by the general assembly, yamon. Establish performance evaluation system at all levels. So, just like sa ako, ano, just like Ali, nag-evaluate ta. You know, atong ginahin mo, nag-evaluate ta. Evaluate ko ninyo. No? At the same time, you come on, as ako, or as BOD, evaluate ko ninyo talagang officers. Functioning pa ba? No? Dapat pa ba niya siya ipa-elect sunod? Or dapat pa ba niya siya i-rehire? O, siya. So, huwag niya siya kahinangin sa uguras. No? So, dapat siya review and approve the organization and operational structures. Okay, katong among ihatang operational structure mo, siya ang default. Sundon yun ninyo to. Pero if you want amendments, no? Or approval man siya sa CDA, kung sa general membership, una, tayo CDA, no? So, actually, pwede nagali ang BOD mag-approve, no? Kung tayo, may gusto idagdan ng committee, namin gusto idagdan ng position, no? BOD na siya. Establish policies and procedures for effective operation and ensure proper implementation. Okay. Kamu man mag-propose, BOD. Kamu man mag-implement, ani? Approval lang man ang general membership.
You also make sure, since ikan po na sa iyo na formulate, you make sure na may independent po siya after its approved ratification. Diba? Diba? Para sa government, pinunta nga, when a law is signed, it has to be published within 15 days in the official gazette prior to its implementation. Diba? Magulat na mo. Magpusa sa official gazette, yung muna 15 days, no? Una pa. Okay, the establishment of PPE, ana. Diba? Inanak po siya. So, appoint members of the mediation. Kasi, ignore din na. Nakatay mediation and conciliation committee. Diba? Nagkatong munibang kanina, kung saan kung high-airing na bimbro or high-airing between two parties within the co-op. No? So, nakatay mediation and conciliation dapat na committee. No? So, mga ganun, mas may yung daghan mo para daghan yung mga feeling mo members, no? Sa mga committee ba? So, that, no? So, ang board of directors ang mag-appoint anak, dito na siya by mention. So, the POD will appoint, eh, siyempre, as POD, you would like to appoint people who you can, ano, harmoniously work with. No, people that you trust. No? Ethics Committee, Education and Training Committee, no? And other officers specified in by laws of the cooperative. So, decide on the, ano siya? Decide election-related cases involving the election committee and its members. Kung election committee mismo, na problema sa ilaha, no? Kung yan, nai case na file against sa ilaha within your co-op. Since sila man ang election committee, no? Kung ano, election related, may discrepancies because sa kwan, sa inyong election. Yeah, ang saan pag-use is allegedly ang election committee. So, hindi mo sila pwede mo decide silang sarili kaso. So, it's the DOB who decides for them. Patala sa DOB. Wala na po. Ang other recommendation of the ethics committee is involving violations of the Code of Governance of Ethical Standards. So, so pag may kaso, di ba, ethics committee akong dalangan. Find out case, find out complaint, is ethics committee na itong dalangan as member. Nakay problema sa isa ka member. Or, nothing is, ah, yun know that, ethics, no? Nothing problema sa isa officer. Pero ito, isa ko na, dali na, nothing problema sa treasurer, hindi siya magpapasa. No? So, you tell the ethics committee, you find a complaint. Tapos, the ethics committee will investigate, they will form a recommendation, pasa sa BOD. Si BOD ang mag-act on upon the recommendation of the ethics committee. So, BOD po ensure compliance with the cooperative recommendations of authority and other statutory authorities. Okay. Pag naami mga findings sa inyong kooperatiba, kung no, nakita na ako, may discrepancies or naami, kulang pa na nakita, ang among coordination will be sa BOD. Wala bilang yung soryahong lang yung BOD. And then, the BOD will have to address, we lead the addressing of the issue. Down to asa man itong findings. No? Asa man itong findings nakita. Okay, non-remittance to your development fund. Si tao na mo lang yun din. Anong wala mo nag-remit rin? Anong wala din ako ba yung surplus? Anong wala mo nag-remit sa inyong cooperative educational training fund? Nagatuloy ba yung trainings? Anong wala ni budget? Yeah, yung surplus, 1 million. Anong wala mo nagpunta budget rin? Kita mong libre? Ana. So, kung na siya. Siyempre, yearly ko na ang kuan. Yeah. Ang CDS ko, make sure na every month mabisitahan mo. Nagi monthly nga monitoring ang CDS. CDS meaning Cooperatives Development Specialist. Kami to, muna akong position. Daghan ang pilihan. Yes, as much as possible. Kung makaya niya ha, sa kadaghan po ko, kung makaya sa isa kasi, namagod tayo field CDS. Ako regional CDS man ko. Nakapoy field. Pinakuha naman rin, ginagod doon niyan. Hindi sa amulidor director, no? So, pinapuli-puli man niya na. So, bata ka ba nuno? Kasi next year niya, may buong field CDS, no? Masign ko na rin. Kanya po na mo. Ako na mag-inspect sa inyo ha. Kanawa na ako inyong mga books. No? Inspection na. Hindi mo manig, hindi man mag-ibili mag surprise. Hindi ka naman surprise, there has to be a written communication from the regional director. Notice of inspection. You are given notice 1 week before the inspection. So, namin time to prepare. Nagani yung tanong ninyo, napamoy ko lang diyan, ayuso na ninyo. Mahiling abot na mo, wala kami makita. But, in observance, gapo na siya with proper laws, rules, and regulations. Gapo na. So, POD, report to the general. Present to the general assembly for confirmation to kayo. Ito yung nakawin na. Karan yun, no? Present yun. Ika POD, general assembly. Malisa, yun ang pinag-alala ko. Present financial, social, and performance reports. No? Kailangan i-present po ninyo kung saan mga trainings ninyo atinan, BOD. And officers, yung sa'yo naganda, asa ang budget nikan, kung nag-spend ba, no? Present to General Assembly. Then perform other functions as may be authorized by the GE. So, pwede mo pala ang GE, authorize mo na musayin mo umuwa on behalf of the co-op with other co-ops na nato. Or mag-muwa mo with the Department of Agriculture, na. So, the chairperson and the vice chairs of BOD, no, by election of the board of officers. So, mag-elect ng board, baka na ito, lima. So, within their circles of board, sila na lang ang mag-elect yung chairperson yung vice chair. So, the chairperson, chairperson shall set and prepare the agenda for board meetings, no, with the other members of the board of directors.
preside all meetings of the board, no, and general assembly. So si chairperson na ang presiding officer. No, the chairperson can sign contracts, agreements, certificates, and other documents, no, on behalf of the cooperative as authorized by the BOD. So buta na to nami contracts, so dapat nami resolution. Mapir nami og moha with the city mayor's office kay naay project. Ano ko? Or sa OSCA, di ba? Members man mo tanan sa OSCA, di ba? So, punta kay naamoy joint project sa ila ka. O mag-inom man mo moha, sign man mo moha. So, the BOD will make a resolution to allow the chairman to sign sa moha kung bihan ko tako. Ano siya? No? Or as direct, or either one, kung di-open niyo sa General Assembly, pwede na General Assembly ang kuhan, hindi mong resolution, signed by all members. Depende sa kadakon sa moha. Perform other functions may be authorized by the board. No? So, the vice chairperson, election yapon siya within the board. No? So, ako yung difference lang naman kay vice chair o si chair is, in the absence of the chairperson, there's the vice chairperson. Spare tire pa. Para yapon siya vice president, pero member yapon siya sa BOD. No? You can, he or she can still provide advisory, right? Yapon siya sa formulation, no? Just like any BOD. Or pwede nga kung tayo hindi available si chairman today, it's the vice chair who will decide on meetings or sign, MOA, ana. Basta na yung resolution. The audit committee, directly accountable to the General Assembly, independent from the Board of Directors. If you notice, no? Di ba? BOD, itong nag-structure na ina, general membership niya line, pero sa BOD, and then the election committee here and the audit committee, di ba? Broken lines, no? They may be pantay sa ilang standing, pero they are independent from the board. Kasi nga, like for example, sige si audit, kasi si audit, audit performance of the co-op and various responsibility centers. Monitor the adequacy directors of the company's management internal control system. Oh, so, di ba? Ina-audit niya pati management, hindi ka kaya ang finance. So, dapat layo siya sa inyo. Though, i-appoint sila sa board, because yung board, i-appoint because you trust them, pero dapat sila po, wala niya kung sila ikutang kabubuton sa board. Okay? What? Okay? Wala ka kabalo, no? Mo-design sila on things na maybe it could offend the board, pero mo kung sila kinood, mo kung sila nakita sa audit, no? Sometimes, yung meron ako, mo-offend na bang board pag i-audit? Ay, instances na yung anak, no? So, review continuously and periodically the books of accounts, financial records, policies governing internal control, accounting risk management. Accounting risk management. Oh, so, review internal audit report of the co-op. Okay. Bravo auditors ba? So, mas maayo, mag-utang mo kao niya na naanay yung background at least to audit. Or, kung lihat yun po yung basa o reports, makikita ito, asa may mga incongruences, direct, inconsistencies rather, no? Follow up actions of the internal external audit recommendation, discuss the result to the BOD. Oh. Tapos mag-ibog report sa internal audit. Oh. Parang ito siya, hindi lagi yung kung hindi pa mo satisfied sa results sa audit committee, mag-hire of external auditor. Siya. So, review, amend, report to the ethics committee. If ang violations po are involved po sa mga violations ng ethics committee, kung tayo ikaw, membro, tanaw ni mo, wala mo natulog na ang sita ng ethics committee, na nagtitang may complaint dito sa ilaka, wala mo yung resolution pila nakatuloy. Oh. Ato pa sa audit committee. Then they will act on the case if they make a decision na. Pero, if the members of the board of directors fail to act on said report and recommendation within a period of 30 days, or if the violation is committed by majority of the board, only committee ang mo mag-decision. That is why, independent sila. You trust them that they will do their jobs. Pero, wala sila yung utang kamubot ng lakad sa BOD. Okay. Wala na kabalo, no? And for unfortunate na mga kuan, reasons, sila ang balasan niya sa BOD. Tama, dili sa ethics. Kaya kung ethics ang problema, no, BOD day ka. Tama na. Correction lang. Kung ang problema mismo day ay ang board. So, dito ka sa ethics. Ah, sa audit. Oh. Kung ang problema sa ethics, dito ka sa board. Ano siya, no? Okay. Perform such other functions may be prescribed. Okay. Election committee. O, mura dito siya, covenant, no? So, unlike the other committees na board lang ang upili, election committee, elected po sila by the General Assembly. Okay, so, kinsama na itong mga ina-elect, BOD, o, sa karong, no, BOD, sa atong na-discuss karong, no, ang ating i-elect pa ng BOD and the election committee. Okay. So, formulate election rules and guidelines. No? So, sana na ako. Anyway, this is, anyway, ma-access man ninyo niya sa website or sa log mismo. No? So, basta, the election committee, formulate election rules. No? Election rules, when you create your bylaws, when you read the bylaws, naana siya dito. No? Recommend necessary amendments on election rules, election board, okay?
So implement election rules and guidelines duly approved by the General Representative, supervised upon in manner proceedings of election and other election related matters. Other election related lang na siya kay election sa mga tao. Election kung sa, for example, you vote on a certain policy or you vote on the passing of project proposal, no? Election committee ang tali sa votes, ana, sa mag-imog report. So, canvas, the results, proclaim winning candidates. Marang kumilag yako na ito. Pero except lang, if it involves the election committee themselves, no? Perform other tasks. So, conciliation and mediation, appointment by the BOD, no? Directly accountable yako sa BOD. No, function, mediation conciliation proceedings. Yan dapat na amoy conciliation and ano, mediation policies, guidelines, and programs. No? Monitor conciliation mediation programs, processes. Submit semi-annual, which is semi-annual every 6 months. No? Reports of cooperative cases, kung naaman, to CDE, within 15 days from the end of every semester. So, saan na natong end of every semester? For the first semester, atong end is June. No? So, before July 15, dapat mapasa na sa CDE. Or before January 15, mapasa na sa CDE for SEM 2. Okay. Kung naay mga mediation programs and processes. Accept and file evaluation reports, submit recommendations for improvement to the BOD, recommend to the board of directors, any member. O kung naay mga trainings na dapat, no? Ano siya? Puntahay, within the election committee, wala kayong kasal kailang problema. So, the election committee will, committee conciliation, sorry. So, you issue a certificate of non-settlement. Tapos, convenient yun. Muna siya, no? Ato na lang sa CDE. Ito sa linya. Tapos, at the same time, you can act as conciliator mediator during the term. And then the person will be deemed are legally selected by both parties. Okay, si sir. Si ma'am. Si ma'am, wala mo, may problema. Si ma'am, can select. Kasi gusto mong mediate on behalf sa iya, si sir po. Anak, vice versa. Yes, yes. Ethics Committee, mag-isa ganina, no? Formulate, Code, kanikita ang pinaka-hard niya. Formulate, develop, implement, and monitor code of governance and ethical standards to be observed by members and officers. Again, if in violation of the rate, it's the Ethics Committee who will investigate, no? Tapos, kanyang mga na-formulate the rate for the approval. O, sila hindi hapon. So, kung siya, conduct initial investigation or inquiry upon receipt of a complaint involving violations of the code of governance and ethical standards. So, siya ang inyong itik-itik. Ang isang nagana ninyo. Pero dapat tinigil po sila beholden sa BOD. No? Yung sa ganyan magpuan sila, ha? Appointed sila by the BOD. Pero independent sila, just like the mini election. The other one, audit. Yes, audit. Tama sila. So, sa inis, magpuha na lang ng tais. Kuhan, magpalambo na, magkwarta na lang ta. Hindi na lang mag-away-away. Uy, kukuha na ito. Magpadato na lang tag-kooperatiba, no? Mag-invest na lang ito para mahimutang multi-purpose, no? Anak, kung gusto ninyo. Oo, binapilo na away. Eh, Jesus, dagan mga ako ka. Anak, nag-30 days na ba? No, kadagan reform. Oo. Tama na ito. Oo, wala natin pa naman para sa iyong ani. Pero siyempre, nilitiyan po na ito skip, no? Because importante po din siya, what if there are airing, no? Natuin mo na ako ganina, na sige, ato sa opisina, kayo mag-follow-up yun, kaya samit ang PRS, niya katotin, honestly. Ulat lang din niya ang PRS, kaya para nga na siya ikahambong dito na ito, na pangayo na siya, for mag-scam na siya. Mag-scam na siya. So, di po maayo. Unethical. Okay? Perform other functions as may be authorized by the BOD. Ano yung Secretary of the Co-op? Isa. Muna yung unang ginatawagan yun na mo. Dilin ma rin si Chairman. Tawagon ang Secretary. Ganda na yun. Sige pa lang. Si Secretary
Mura din po siyang secretary din po sa co-op, no? Ang secretary do co-op gani, no? So, tanang records, nakasaya ka tanan. When it comes to operations, no, dapat kabalo ang secretary. So, tanang, kung magpamembro mo, sayahan din na kung padulong. No? Kaya siya nga ay, kumbaga sa HR pa siya, ang 921 file. O, nasayahan tanan, kinsa ang mga membro, no? Kompleto, nasa ilistahan sa elected officers, no, yung want to name me, inspect me, asa inyong disobembers, ilan ang makabuhat? O, dapat sa secretary, kompleto, documentation. Okay, otherwise, ay, wala, nakulit lang day mo, wala kong blue, hindi nakabuhat yung membro. Findings na po! No, kasi masuspend. So ensure that the necessary actions or decisions of the board, no, kay mo ako man po siya, mawag ito iyon ako, no, mura siya court stenographer sa board. Kay anything ang ginasuriyakan dito, siya ang nag-record, no? And, siya ang nag-follow up for compliance. Making sure nga ka itong na-decision na dito, ikulitong po niya ang board assigned. Ang BOD nga assign na na. O, narabas atong minutes. Ingon na ba ka? Ikaw, Ani. Ingon na ba ka? Magdala at pansin ka ron. Ang sekretary mo yung palang, o, nasa minutes, o, magdala kang pansin. Joke lang. Atong day, issue and certify the list of members who are entitled to vote as determined by the... Siyempre, kung na dito yung mga membro nga wala naging nagahatag sa ato ang subscribe capital shares, di ba? So, musulot ba gihapon tayo? Mag-vote gihapon siya with all entitlements nga wala na good as wala na nagabayad, di ba? So, the secretary will issue. So, in coordination with the treasurer, tanaw niya nagabayad pa ba ni sa kuwan or that? Or siya po mismo, mutatawa siya sa attendance, wala naman ni Gaten o General Assembly, ikaw na naman muhatag. Napoy anang instances, no? So, mong certify siya, na kani, eligible pa ba nito po? Crucial po na iyang role. Kaya siya ang front line sa co-op. Oo. Oh. Prepare and issue share certificates and maintain the share of and transfer book. Serve notice of all meetings called and certify the presence of a quorum in the conduct of all meetings of the BOD and the General Assembly. Dapat mong certify yun siya pati ng meeting mo. Ingon din siya. Quorum. Kaya kung dili mo quorum sa inyong meeting, ngayon may tag-quorum 50% plus 1. Okay, that's the parliamentary man na siya, no? Na standard siya, di ba? So, kung mag-convene mo, hindi na lang yung baday yung inyong General Assembly kung kulang. Muna, uban din mo. General Assembly ko, pala, hulapon yun. Kung pwede, i-text sa secretary. I-text itong mga membro nga wala pa. Kung wala, ay may importante nga mag-desisyonan niya. Hindi mo makarit sa inyong hangin. 50% plus 1, dili madayon. So, ang inyong na-prepare na agenda, dili ma-discuss. Oh, ano siya? Si secretary ang mo-certify anak kung nag-quorum o wala. So, siya po ang nag-keep sa copy sa treasurer's reports. No? Custodian din siya sa tanan, including sa seal. No? And perform such other functions may be prescribed. So, treasurer, direct the accountant to the BOD by appointment of the BOD. Hindi paspasan kay. Pumapas mo na ang mga kuan, ang mga teenager. Ensure that all cash collections are deposited in accordance with the policy set by the board. Alam, di ako mumu-open ang account sa bangko, ha? Kaya asa man na ibutang inyong funds. Yes. No?
Pero lahi lang atong policy when it comes to getting a loan. Pero by all means, you choose the bank of your ano preference. No? Kay dili gyud pwede nga isa lang ka tao nagagunit sa inyong kwarta. No? O nakabalo, no? Si Bako. So, kung dapat, maana ba yan dahil pwede ba yung mingon ang membro patanawa daw ko sa inyong passbook. So, the members can do that. Dili na ipakita sa inyo, ha? Dagan sa ethics committee. Or dagan sa ethics committee. Kung hindi yun makaya, ala, dagan sa BOD. Ang uban, mudrecho sa CDA. O na, pantuan ng CDS ito, hala, tanawa nito, ma'am, na unsa na to. Kay, nga na daw to. Dili na, ala, wala daw ang passbook. Alam yun. So, importante yun, no? No, dili, wala ko ng passbook. Kay, na, dako kayong problema. Mag-issue yun. Makabayad din ang treasurer. No? So, how custody of funds, securities, liability of assets, liabilities, o, puntahay, naamoy kuhan, na assets. Puntang nga to, naamoy sa tenan. Oh, so, dapat na siya'y kopya sa ORCR, pati ang secretary, anak, okay. Itulo sa yuta. Anak, kusyan, kustodian. No? Income and expenditures. Review and monitor the financial management operations of the co-op. No? Subject to such limitations and controls may be prescribed by the BOD. Ensure the maintenance and full complete focus on cash transactions. Oh, pananalangdaan. Siguro self-explanatory na siya, no? Ensure maintenance of a petty cash fund. Maintain a daily cash position report. So dapat tanawon ang inyohang petty cash. Imuhan pag inyong report daily. So, dahilan din siya panahon kung kinsa man ang makuhan diri. Kuhan yun. Dahilan din siya ang panahon ka. Ang buong bayan, naabi mo yung office hours, ana, 8 to 5 na siya. Naagi, tao yun. Kutay, kani, kung matang na to, example, mahimuli siya yung office. Naagi, tao diri. Tingin, pwede nga, okay, naadi yung membro na ikilangan, di ba? So, kinantauhan din siya, 8 to 5. No? Mo nang appointed siya by the board. No, a membro nga. Kana lang yun kay because voluntary ni siya, optional yun ang income. Optional ang income. Not unless i-hire yun ninyo siya na naging contract within the member. Inan yung inyong membro nga, sige, i-hire yun ka, na kay sweldo. Pwede. Pero depende pa kung nasa kung may kundi ang General Assembly niya. Kuntay ka po, as General Assembly. Wala ba tayo budget para anak? Kuhan din niya ito, bayanihan din niya ito, ha? Kaya commitment man ito, may nga nag-ibot na kooperatiba. No? Nahinan din siya o dugo at pawis. No? Commit din siya. Yes, sir. Kailangan mo surety bond. Kailangan. Naatay surety bond. Ang later discuss na ko kinsa ang mga bonded officers. So kinanglan na siya. Ang ginahimo nato since wala pa man kita, kutay mo start pumanta, dili pa inanakan ako ang funds, no. Ang ginahimo nato na sa baba bitaw sa CDA, naay duha ka kuan biha. Sana silang mga insurance cooperatives. Magkuha mo dito insurance. Pila naman yata ang insurance sa number. Nagong nasa 1,000, 1,500 yata na siya. For initial na surety bond. Kalimut ko pila to. Hindi lang ko sure. Basta, kinanaib officers na kinanglan banded. Automatic din na siya ang treasurer banded. Yun na siya. So, kuhaan din na siya ang insurance dito. Pati si chairman. Banded na si chairman. Pati si, I think, si general manager, banded po na. No?
Pero initially, ang bandit yun ang treasurer. So, general manager and CEO, appointment by the board. Mas bayan yun kung membro niya po ninyo, no? Sa inyo ang nanahadiri. No? Ang manager and CEO, no? Oversee the overall day-to-day business operation. So, naamid siya din mo tao dito sa opisina. Siya di, kung tayo sa bangko pa siya, branch manager. Oh. So, make sure yun nga. Naay mo pirma sa cheque. Ah, siya. Pwede, pwede man na siya signatory. Eh, kung tayo, naay nagkuhan ng membro niya, kinag-deposit ninyo ang kwarta, no? No? Hindi man dito na yung convene nyo ang board of directors. Okay. Since siya man ang general manager, he can sign. He or she can sign. No, supervision and management and administrative control over all the operating departments such as subject to such limitations as may be set forth by the BOB. So, assist the BOD in formulation of the cooperative development plan, annual plan, budget program, and projects for approval. Usually, ang general manager, usually, ang naanak ka ng mga dagko, nabitaw. Pero, pwede naman good nga na yung general manager niya, doa ka staff. Right? First time, first. Kung within the cohort, wala din siya yung inong na sweldo, nahanin sa kwan, na siya allowance, pero tanawan nato niya ha, kung kwan, naanin compensation ba, ano ko niya. Implement duly approved plans and other programs, appeal po siya sa implement, no, din Music.